Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang mapagpalang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lando. Itong ibabahagi kong karanasan ay ilang taon pa lamang ang nakakaraan. Laking Maynila po ako at hindi mapaniwalain sa mga engkanto at aswang na kwento. Mas kinakatakutan ko pa nga nung bata ako ang tungkol sa mga multo. Pero hindi ko akalaing mababago ang lahat ng pananaw kong ito. Nangyari ito nang minsang mayaya ako ng isang kaibigan sa pestahan. Balik kamag-anak niya yung pupunta namin. May kalayuan din ang biyahe pero nananatiling nasa bahagi pa naman kami ng Luzon. Na ang pinunta namin ay sa katimugang parte. Nang malapit na kami sa aming destinasyon, ay ibinungkahi ng kaibigan kong si Rico na mamili raw muna kami ng mga maaari naming maipampasalubong sa kanyang mga kamag-anak. Nagustuhan ko naman yung naisip niyang iyon. Kaya hindi na kami dumiretso sa mismong kanto kung saan kami dapat na bumaba papunta sa bahay na aming sadya. Bumaba kami nang makakita ng mga paninda. Isang maliit lang pala iyon na palengke o yung tinatawag na talipapa. Pero ayos na rin kasi bagaman maliit iyon, ay marami namang mga paninda doon na pwedeng-pwede naming ipasalubong sa mga kaanak ni Rico. Maraming mga nakadisplay ng mga prutas at kanin. Meron pa nga nung paborito kong panutsa at kasoy. Kaya, nawili din kami ni Rico. Pero habang namimili, ay may napansin ako. Parang karamihan ng naroon sa talipapang iyon ay nakatuon sa amin ang mga paningin. Ewan ko pero parang kinutuban talaga ako nang hindi maganda. At nag-iba na bigla ang aking pakiramdam. Kaya, pasimple kong iginala ang aking paningin sa mga taong nakapaligid sa amin. At totoo nga, nakamasid sila sa amin ni Rico. Alam niyo po, sa totoo lang, biglang lumakas ang pagkalabog ng dibdib ko nung puntong iyon. Kasi may kakaiba sa kanilang mga aura at may kung anong kilabot natin yung paraan ng kanilang mga pagkakatitig sa amin. Na kung akin iyong ilalarawan, kung nakamamatay lang ang pagtingin ay siguradong namatay na kami dahil sa paraan ng pagtitig nilang iyon sa amin. At bakit parang nag-iba na bigla maging yung aming kapaligiran? Na parang biglang kumulimlim sa isang iglap, yung maaliwalas na panahon kani-kanina lang ay bigla na lamang napalitan ng isang masamang panahon na nagbabadya na tila babagsak ang isang malakas na ulan. At di nga nagtagal ay unti-unti nang pumatak ang ulan at mabilis na naglaho ang ibang namimili doon. At pakiramdam ko ay kami na lamang ni Rico ang naiwang naroon at yung mga nagtitindang napako na yata ang kanilang mga mata sa amin dahil hindi pa rin nila inaalis yung kanilang pagtingin. Nung mismong sandali na iyon
ay napabulong na ako kay Rico. At sinabing hindi ko na talaga gusto yung nararamdaman ko. Napatingin siya sa akin at bakas ko sa kanyang mukha na nauunawaan niya ang sinabi ko. Na nabasa ko sa kanyang mga mata na ganon din pala ang nararamdaman niya kanina pa. Pero patuloy lang siyang nakikiramdam. Maya-maya pa ay napansin ko ang isang lalaki na may kataasan at matipuno ang pangangatawan sa kabilang panig ng talipapa. Napasimpleng dinampot yung malapad na itak na ginagamit pang taga sa mga mabutong parte ng karne. Kitang-kita ko iyon kung paano niya dinampot at pasimpleng itinago sa kanyang likuran. At nang ibaling ko pa yung aking pansin doon sa isang bahagi, ay may isa pang lalaki na ganun din ang ginawa. May dinampot din itong patalim. At para bang nagkakaunawaan silang lahat na halos magkakasabay na kumilos at papalapit sila sa amin. Hindi ko talaga alam kung ano yung eksaktong naramdaman ko noong mga sandaling iyon. Pero isa ang sigurado, sir. Sobrang sindak talaga. Binalot po talaga ako ng matinding takot. Pero ang una pong pumasok talaga sa isip ko ay may mga sipyak sila sa pag-iisip dahil na rin sa kanilang ikinikilos. Na naisip ko pa ngang mga lasing sila sa alak o kaya naman ay lasing sa ipinagbabawal na gamot. Na baka mga bangag sila. Dahil doon ay hindi na kami nag-isip pa ni Rico. Kahit medyo malakas na ang pagbuhos ng ulan noon, ay hindi na namin pinansin pa iyon. Mabilis na kaming tumakbo papalayo sa kanila. Nagtalsikan ang mga putik at halos punuin noon ang aming mga sapatos at laylayan ng pantalon. Sa pagmamadali pa nga namin at pagkataranta, ay hindi na namin namalayan pa na nalaglag na pala yung aming mga pinamili. Kung ano-anong masasamang bagay na ang nagsasalimbayan sa isipan ko noong mga oras na iyon. Nakakapanindig balahibo ang mga larawang nagsasalit-salitan sa isip ko na parang iisa lang ang sinasabi ng mga iyon na kanila kaming kakatayin. May halos 300 metro din ang layo noon sa kanto kung saan kami dapat na bumaba. Habol-habol namin ang aming mga hininga nang marating ang kanto. Mula doon ay may nilakad pa kami papasok sa kaanak ni Rico. Probinsyang probinsya ang lugar nila. Maraming mga halaman at puno. Karamihan pa ng mga daan ay hindi simentado. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay nakaramdam na ako ng matinding ginaw. Basang-basa na kasi kami kapwa ni Rico. Pwede na ngang pigain yung aming mga kasuotan. Hindi na kasi kami sumilong pa. Tutal ay basa na rin kami, kung kaya ipinagpatuloy na namin at hindi na tumigil pa. Nangangamba din kasi kami na baka kanila kaming abutan. Nang sa wakas ay masapit na namin yung bahay na aming pupuntahan. Nagulat pa nga sila nang makita kaming basang-basa. Bakit naman daw namin sinugod yung ulan at hindi na muna nagpatila? Sinabi naman ni Rico na excited na kasi siya na makita sila at gusto daw niyang sila ay surprisahin pagpapalusot pa nito. Ang buong akala ko nga
ay sasabihin ni Rico yun ang nangyari sa amin, pero kabaliktaran ng inaasahan ko. Iniabot ni Rico yung pasalubong na aming binili para sa kanila. Humingi kami ng paumanhin dahil sa isang balot na lang ng panutsa ang natira sa butas na lalagyang plastic. Sinabi ni Rico na hindi niya na malayang na butas na pala yung lalagyan. Binigyan nila kami ng tuwalya at mga gamit sa paliligo. Maligo na lang raw kami ng tuluyan nang upang hindi kami magkasakit. At kanila kaming pinahiram ng mga damit. Ramdam ko yung saya sa mga pinsan ni Rico. Gayon din sa mga chahe na chewy niya. Naisip kong malapit talaga siguro siya sa mga ito. Pagkatapos naming maligo at makapagbihis, ay naabutan namin silang masayang nagkukwentuhan habang nag-iinuman. May pangilan-ngilan na lang na kumakain. Narinig ko pa ang malakas na tinig ng chewy ni Rico na sinabing nasira na naman umano yung mga plano at programa para sa piyesta. Taon-taon na lang raw ay inuulang talaga ang araw ng kapistahan sa kanila. Kumain na rin muna kami ni Rico. Kahit paano ay nakalimutan kong saglit yung nangyari sa amin dahil sa masasarap na pagkain nakahain sa aming harapan. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga lang kaming sandali at sumali na rin kami sa kanila. Walang tigil ang kwentuhan, kung ano-ano lang at kung saan-saan napupunta. Nang medyo marami-rami na ang aming nainom, ay di ko napigilan ang sariling mabanggit ang tungkol sa nangyari sa amin ni Rico. Nadaanan kasi ng usapan ang tungkol sa mga karanasang nakapagdulot ng matinding takot. Kaya di sinasadyang nabanggit ko iyon para ibahagi sa kanila. Sabi ko pa, iyon na siguro ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko na aking naranasan. Patuloy ako sa pagsawsaw ng pulutan habang binabanggit ko ang tungkol doon. Nang mapansin kong parang wala na yatang umiimik, kaya nag-angat ako ng aking ulo. At nakita kong seryoso silang lahat na nakatingin sa akin. Iba-iba ang nabasa ko sa kanilang mga mukha. Yung isang pinsan ni Rico ay parang gusto niyang kumpirmahin mula sa akin kung totoo bang talaga ang sinabi ko. Yung chewy naman niya ay parang sinasabing bakit ngayon ko lang binanggit ang tungkol doon. Bagaman iba-iba ang pakahulugan ko sa kanilang mga itsura, ay iisa ang akin natitiyak. Pare-pareho silang nag-alala. Narinig kong biglang nagsalita noon ang chai ni Rico at tinanong siya kung totoo bang lahat ng sinabi ko. Sumagot naman si Rico at sinabing oo. Muli siyang tinanong nito kung bakit hindi kaagad namin sinabi sa kanila. Maikli ang naging tugon ni Rico. Sinabi niyang ayaw niyang lumaki pa ang lahat pagkat ayaw niya na magkagulo. Biglang tumayo ang chewy ni Rico at mga pinsan niya. Ang kaninang masayang kwentuhan ay napalitan ng iba yung katahimikan. Maging yung ngiti sa kanilang mga labi sa isang iglap ay biglang napawi. Biglang naging abala ang lahat. Para iyong sa mga pelikula na kung saan ay naghahanda dahil susugod o di kaya ay paparating na ang kalaban. Ganon yung nasaksihan ko noong mga sandaling iyon. Kanya-kanya silang kuha ng mga kargada at sandata. Medyo na konsensya naman ako dahil pag nagkataon at may napahamak ay masasabi kong
kasalanan ko talaga. Dapat kasi ay hindi ko na lang binanggit pa ang tungkol doon. At makaraan lang ang ilang saglit ay isa-isa na silang nagsilabas ng bahay. Pinagmasdan ko ang tiyahe ni Rico. Wala man lang akong nabakas na takot o kaya ay pag-aalala. Kahit sa mga pinsang babae ni Rico, sa amin kasi, lalo na ang nanay ko. Pag mga ganong sitwasyon ay siguradong nagwawala na ito, na nag-hysterical na. Pero yung mga kaanak ni Rico ay kalmado lang, na para bang karaniwan na lang sa kanila iyon. Tama, yun yung napansin ko noon. Parang normal na lang sa kanila yung mga ganong pangyayari. Tila ba mga sanay na sila. Gusto sana naming sumama noon ni Rico, pero pinigilan nila kami at sinabing hintay na lang namin sila sa bahay. Habang inihintay namin sila, ay panay naman ang panalangin kong sana ay walang mangyaring masama sa kanila. Nang makaramdam kami ng matinding pagkainip ni Rico, kasama ang mga pinsan niyang babae, ay ipinagpatuloy namin yung inuman habang hinihintay namin sila. Lumipas ang ilang mga oras hanggang sa marinig na naming muli ang kanilang mga tinig. Napatayo kaming lahat at agad na sinalubong sila. Napabulalas pa nga ako noon ng salamat nang makita kong maayos naman silang lahat. Naupo kami at bumalik sa harap ng mesa. Nalaman naming inamin naman umano sa kanila ng mga taong iyon ang kanilang naging pagkakamali, na pinagtangkaan nila kami. O mas tamang sabihin, inamin ng mga aswang na nagtangka sa amin. Personal pala itong kakilala ng tiyuhin ni Rico, na yung lalaking may kataasan na unang dumampot ng itak at kumilos ay kumpari pa niya. Ang idinahilan umano ng mga ito ay mga bago mukha raw kami sa kanilang lugar, kung kaya kanila sana kaming kukomprontahin. Pagkukwento naman ng tiyuhin ni Rico, sinabi niya sa kanyang kumpare na sana ay tinanong na lang umano muna kami bago humawak ng itak. Pagpapatuloy pa nito, nung huli ang sabi naman nila, kami raw ay kanila lamang napagkamalan. Kaya alam na umano ng tiyuhin ni Rico na gumagawa na lang ang mga ito ng kung ano-anong dahilan. Buti na lang raw talaga at nakatakas kami, dahil sa basa niya sa mga nangyari ay desidido umano ang mga iyon nakatayin kami. Malamang daw ay may nalalapit na okasyong idadao sa mga ito, o di kaya naman ay may isa sa gawang ritual. At iyan po, Sir PB, yung nakakatakot kong karanasan. Sana po ay magustuhan nyo. Marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan, at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Lilian Culiado, Rica Ay Raquel Santos, Jovan Abanyo, Wilma Tambuyat, Fatima Ramos Abad, Leslie Ricardel, Misuki Kawabata, Janice, Leticia Burgos, Burns A, J,
Johnny Sarat and Gandara. Si Anjay, Nerissa Sonsa, Roberto Carillo, Rose de la Peña, Dennis Gatugtog, Mary Jane Bacaro, Florita Peros, Maggie Balili, Lynn Manuel, Jonah Catano Bisario, Nestor Bauyon, Leslie, Rosmen Quaresma, Manilin Mercado, Janet Dalisay, Ermalin Sarmiento, Rose Concepcion, Ronej de la Cruz, Lord Olaypar, Christy Cuyos, Herman Marasigan, Jack Cripps, Dino Castor, Virginia Ablen, Roy Sirutu Mahilom, Annalyn Rebosano, Mario Quintilian, Erlina Corjin Magnuson, Misuki Kawabata, Colin Aya, Kent Barrel, Presbyteros Rose, Maria Lisel Baro, John Rex Villas, Macy Gonzalez, Samelby Sapal, Jolene Pearl, Rowena T.S. Velasco, Regine Tyros, Che Harjulin, Maria Fomoto, Jovan Abanyo, Vincent Cadirao, Marlon Arnel Perez, Amor Ayutan, Gina Solueta, Southern Sky, Priscilla Orofino, Dempsey Whitey Gaming, Aisa Amigo, Teresita Cerone, Dimples Yumi, Carmelita Mabanag, Mavi Shane, Richard Bunao, Lawrence Lianto, Juan Padua, Marina Gonzalez, Roselia Doria, J. Chris Channel, Merly Canoy, Maria Fe Escudero, Filipina Palsario, Mary Asilar, Kitsi Magaro, Amara Deliatado, Aswang Killers. Maraming salamat po at hanggang sa muli.